shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the spirits of Judah from the four quarters of the earth. And envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off. Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall bury them. The Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptians, Egyptian sea, and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it, the seven streams, and make men go over dry shots. Sabay. And there shall be an highway for the remnant of the people, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came out of the land of Egypt. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong salita. We pray na kayo po manguna sa aking pag-aaral, Panginoon, na ito po ay medyo common and but at the same time ay malabo sa marami. But kami po, Panginoon, ang panalangin namin ay pangunawa galing sa inyo, Panginoon, para alam namin sa amin nilalagay ang aming sarili. Knowing, Lord, na marami ding panluloko, Lord. But I believe pag nakuha namin to, Lord, malinaw, may comfort kami, Lord, may pag-asa, at may direction, Panginoon, ng aming buhay, even hanggang sa end times. Even sa beyond our own lives, Panginoon, dito, kung kayo po hindi matarating. So we pray again, pangunawa, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Dada kayo, wala akong kape. Saglit lang po ito, no? Mabilis lang yung chapter, pero very, napakamalaman, hindi ko alam kung kakasyahin eh. Pero, ibang bahay kasi ito, na-discuss na natin, Isaiah, puro millennium po yan, no? So again, isa-isayin ko yung ating mga, past na ano, sa mga bago din. Mga past natin pinag-aralan sa Book of Isaiah po. Ano yung una? Reason with God. Pangalawa? Restore thy judges. And then? What is man accounted of? Wherein is man to be accounted of? Then Jerusalem is ruined, marks of a fallen state. Then for them that are escape of Israel, ito na pinutukoy yung mga remnant na binabanggit natin kanina, no? Yun po ay mga natira. Okay lang, ulit ko ito, ha? Ulit eh. Okay. So kahit yung Israel, puro sumpa sa kanila dyan, may natira sa kanila. From that set of people, meron doon mga gagamitin rin ng Panginoon, yung righteous remnant na tinatawag. Gaya yung tinutukoy sa Isaiah 4, yung nakalis, nakalpas, no? And then, sa Isaiah 5, yung burning anger over the Lord's, over the favored, no? Yung mga napaburan, mga, sabi nyo, maswerte. Kaso, naging wild sila, kaya andun yung galit ng Diyos. And then, sa Isaiah 6, ito po yung calling na Isaiah, no? Pero ang title natin yan, Lo, that this hath touched thy lips. So, parang sa mga soul winner preacher, the Lord himself shall give you a sign, believe it. Sa Isaiah 7, sikat din yan. Then sa Isaiah 8, among my disciples, nag-focus tayo sa mga totoong disipulo ng Panginoon. Anong klase yan? Then light and peace when Jesus rules. Ito po yung parallel ngayong, ano, no, ngayong gabi. So dyan na talaga, kasi pag si Jesus na yung naghari, mayroong kapayapaan, mayroong ilaw, may direction. Okay, naalala nyo pa? And then, ito na yung ano, yung araw na bago yung mga ano, no, nawala na naman. But God's hand is stretched out still. So galit ng Diyos, ayaw pang makinig. Kaya ang subtitle no, warning to the proud. So lahat sa atin yun, kasi dating sa panahon nyo talaga yun eh. Na, ewan ko, meron naisip ng mga bata minsan, influensya sa labas, bandang huli, mag-rebelde. Kaya may warning na sa inyong binigay. Kaya tandaan nyo, kunwari, wala pa kayo sa ganong kalagayan, anong gagawin nyo na ngayon? Basta wala pa naman ngayon. Eh. Kaya nga aralin mo na ngayon. Sinasabing siya darating yan. Pag tinitingnan mo ibang kabataan, o kaya sinong loko-loko dyan, ano kayo mumukha sa utak nun? Bakit nag-asawa ng iba? Yung mga ganon ba? Normal ba yun? Pero pag andun ka na sa ganong kalagayan, natukso ka rin, kasi di mo inalagaan yung sarili mo,
spiritually, ngayon mo na alamin para hinahanda mo na yung bala mo kung darating yung araw na yon, lalo mong talagang sisiguraduhin na hindi mangyayari sa iyo nangyayari na sa iba, sa marami. Kung nangyayari sa marami, ha, may dahilan yun. Alamin mo rin at pagandaan. Ayun, may warning. Then last week, ang pinag-usapan natin doon, mga politiko, di ba? More on sa mga politiko, sa mga mayaman, may mga kinaposisyon sa lipunan. Pero sila ay paparusahan. Okay? Punish the wicked and proud rulers. So ngayon naman, isa sa pinakamaganda rito, kaya nga makinig kayo. Okay? So ano pa? Ang daming tema sa Isaiah. Mga napaka-importante. Kaya sabi dyan, mag-uumpisa kay Jesus, matapos kay sa mga Israel. At actually, sabihin ko sa inyo, interpretation natin doon, mga Kristiyano yun. No? Okay, sabi dyan, there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. Kilala si Jesse? Sino si Jesse? Ito yung tatay ni David. Sikat yan, no? Kasi tatay ni David, eh. Si David yung sikat. So, sino kayo tinutukod dyan na branch, okay? Sa Zechariah, di ba natin tapos yan, no? Nabanggit din yung branch na naman. Hindi ko na pakita ulit dito kasi tinitignan ko dito sa ating, ano? Yung puno, no? Pakita ko na nga ulit. So, mga bago, no? Images. Ay, saan kaya yun? Ano bang lahatan dito? Ipunahin siya mga files ko. Oh, memes, ano, inanak ko na yung mga memes, oh. Nakasama na yan. Ay, hindi ko na ayos. Ano dito, ah. Nasaan ang ano dito? Yan. Okay? So may branch, yung maliliit na branch, yung branch na galing sa mas malaking branch. Yan, yan. So, naalala nyo last time din yung bow, no? Tinatawag. Ito yung malaking branch. So, ito, branch pa lang ito, eh. So, kung si, sino ba dito? Kung na, si Richie, nasa dulo. Kanina siya nanggaling? Sa tatay-nanay niya. And then yung next na hierarchy dito, paglapit dito, lola-lolo, di ba? Isang ganyan po yung tawag sa mga pamilya. Parang tinutukoy, kasi nga, family tree, amen? Ginawa nyo ba yun sa kayo yung mga prep? Hanggang sa na-drawing nyo. Ngayon, hanggang mga lolo na lang kilala natin, eh, no? Anyway, kasi sabi dito, may lalabas daw out of the stem of Jesse. So, ibig sabihin, anak to ni Jesse, anak to ni David. Okay? A branch shall grow out of his roots. So, sabihin ko na siya, si Jesus nga yan, no? Sa Matthew, pinakita doon yung lineage niya from Adam. Hindi Adam. Kay ano lang, Abraham, no? Sa Luke yung kay Adam. So, obviously, siya ay anak ni David. E sabi dito, itong taong daw to na lalabas from Jesse, and then of course David, and the Spirit of the Lord shall rest in him. Okay? So, yung title pala nito, bago ko makalimutan, title po natin ngayong gabi is Seven Spirits of the Lord Jesus. Ito po yan sa verse 2. Pero meron tayong subtitle, Be Full of the Knowledge of the Lord. Kaya makinig kayo, knowledge. Sabi nga nung namatay ng ano, knowledge is power daw. Totoo naman talaga yun. Pag nakita mo yung tao walang kaalam-alam, iba, yung mayaman na, yung iba kasi alam nila kung paano, ano eh. Diba? Iba, nakatanga pa, bakit? Ba't gano'n? Ba't sila may alam? Bakit sila masaya? Bakit sila may ano? Eh, pag wala kang alam, wala kang power. Kaya, magpunta tayo mamaya doon sa Millennium, no? Patuloy lang natin, ha? Title natin again, Seven Spirits of the Lord. Subtitle, Be Full of the Knowledge of the Lord. Kaya mo nga yan, natiwalag na naman. Ito yung ano, disadvantage mo, natiwalag ka, eh. Kahit gusto mo pa, hindi pwede. Dito nga kayo. Ay, sa internet, basta marami. Dito. Gusto nyo ba na knowledge? Gusto nyo sa gilid? Dito knowledge.
Dito nga. Usugin mo pa lahat ng to. Yung mga natiwalag po, ganun po yan. Eh, sa internet, napakarami yan, Pastor. Good luck naman kung makakahanap ka. So, yun ang mawawala sa kanila, knowledge. But anyway, dito naman tayo sa spirit, no? Usami po sa Revelation, babalik-balik po tayo sa Revelation, kasi sasabihin natin, sa Revelation, may sinabi nga po na seven spirit. Punta nga muna tayo doon. May binanggit po dito, paulit-ulit sa Revelation. Okay, so kilala nyo na to, di ba? Sabi dyan, John to the seven churches. May basa nyo nga, ready, go. John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come and from the seven spirits which are before you. Okay, so nabanggit yung seven spirits. Tinutukoy kay Jesus, ha, kung alam may duda kayo dyan, sino ba yung which is, which was, and which is to come? Diyos lang yun, no? Dati na siya, andito siya, present pa rin siya, hanggang sa future, andyan pa rin siya. Okay? Si Jesus yun. Pero nabanggit dyan, and from the seven spirits, ano kaya seven spirits na yan? Dito sa Revelation, di na binanggit. Okay? Tingnan sa verse... Chapter 3:1, nabanggitin na naman yan. Sabi dyan, ito the angel of the church of Sardis write, this thing saith he that hath the seven spirits of God, the seven stars. Then sinabi niya na, I know thy works. And so, sino kaya itong may seven stars? Malinaw yan, si Jesus yan. Balik tayo sa seven. Sa one, sinabi dito siya yung Alpha and Omega, I am the first and the last. Yan ha, malinaw yan. I have the keys of heaven and hell. Saan ba niya sinabi? Ayan, son of man. Okay? So walang iba po yan, si Jesus po yan. Ayan, I am Alpha and Omega. Si Jesus po yan. Okay? Kaya balikin natin to. 4-5 naman, no? So, ito. And out of the throne, so ito yung mga pangitain nakita ni John. Sa mga nakita niya, out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. So seven spirits na naman. Nakikita ba yung spirit? Ayusin niya siya, no? Matuto kang ano, matalino ka pa naman daw. Makinig ka. Makinig ka. Dito ka lang nakatingin. Alisin niyo yung mga laruan. Sabi dyan, seven spirits of God. Last, dito tayo sa 5. Chapter 5, verse 6. And I beheld in law in the midst of the throne of four beasts. So yung four beasts niya, paulit-ulit yan dito. In the midst of the elders, may mga elders din. Ilan yung elders? 20 po. Ba o 12? Limutan ko tuloy. 20 po, talang ko. Stood the lamb. Sino kaya yung lamb na yan? Marami naman lamb. Pero sabi dito, siya ay pinatay. Seven horns, seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. So, narinig niyo yun. Pero, basahin na natin sa Numbers. 11, 25, di ba? Nasa Numbers ngayon, di ba? Sa Bible quiz. Ito pa yung nasabi, the Lord came down in a cloud and spake unto him and took the spirit that was upon him and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. So, pag ang spirito pala ng Diyos nasa iyo, hindi ikaw yung nanginginig na parang mga Pentecostal, ha? Obviously, maling-mali yun. Baliktad. Dito sa Bible, pag mayroon kang Spirit of God, malinaw ka, malinaw isip mo, spiritual ka, basically. Hindi ka parang loko-loko. May pangunawa ka, kabaligtaran na sa kanila. Parang nababalo tayo, lalo kang naging marunong, yes, soul winner ka, gusto mong ginagawa, at ginagawa mo na maayos yung ginagawa ng Diyos. So, yun lang gusto ko pwede sa Numbers. Pero so, yung sa Revelation, kumbinsido na kayo si Jesus yun, so siya nga yun. Bumalik tayo sa Isaiah.
ano exactly yung seven spirits? So meron tayong clue dito, sabi dyan, bibilangin nyo ha, the spirit of the Lord, number one, the spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord. Pito po yan, di yan nagkataon lang. Doon iba parang may pagkakapareho, may understanding na, wisdom pa, knowledge pa. Pero yun nga eh. Ang sabi sa Proverbs nyo, 3:5, ang sabi doon, trust in the Lord and lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Pero saan yung ano doon? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung isa naman, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Diba? So, importanteng may takot ka. Na tama. Kaya nga nabanggit ko yung mga preaching last time, puro ganun tayo, mga rebelde kasi. Ako, kita ko yung sa bata, pag may pag-asa tong batang to, nakikinig. Diba? Pag sinabihan siya, iniintindi niya. Kasi inaamin niya sarili niya, hindi ko pa alam yan eh. Pero yung mga batang rebelde, mas marunong pa, ito yung walang spirito ng Diyos, no? Walang pagkatakot sa Diyos. Kaya po tati, hindi yan negative. Kasi nga sa Diyos, totoong dapat may takot tayo sa Kanya kasi kaya niyang gawin lahat eh. Hindi ka takot sa Diyos, bobo ka. Hindi mo alam yung dapat mong katakutan, no? So, ano pa? Isa-isayin natin ito, pero again, basta alalahanin nyo lang, maganda, papisaduhin nyo ito eh. So, una, Spirit of the Lord. Sa number, Spirit of God. Pareho lang yun. Isa lang naman ang Diyos eh. Kaya sabi dito, it shall rest upon Him. Alam nyo, rest, mananatili. Dating wala, binigay. So, bakit si Jesus yan? Di ba siya yung Spirit rin ng Diyos? Pero, nagkatawang tao kasi siya, may katawang tao siya, may factor ng tao. Alam nyo yung tao, di ba? May sarili yung identity sa Diyos eh. Pero, pag nilapat sa iyon, pag nagkaroon ka nun, si Jesus, sabi dyan, walang measure. Kumbaga yan, sa nagpagas nga ako, minsan gusto ko lagi, ano eh, puno eh. Diba? Eh, nung kahapon, kahapon, kaya ginabi rin ako eh. Minsan nakakaano rin yung tawag dito. Kasi meron nga up na sinasabi, tataas, bababa yung gas. Hindi ginawa ko ngayon, tinayming ko. Kaso makaubusan na talaga. Taga, ang layo na nun, nakalimutan ko magpagas. So sa spiritually, minsan ganun din tayo. Napansin nyo ba yun? Napansin ko yun, yung mga napagod, lalo yung pinagdadaanan. Kaya lang siya mga bata, maganda bata pa kayo, masanay na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Pag nagtumanda kayo na hindi kayo nasanay, tapos ang minahal nyo, iba, barkada, niwala kayo, disadvantage yan. So anyway, yung nasabi ko lang dito, pwede tayo mag-recharge yan, katulad yan. Basa ka ulit ng Bible, pray, recharge ka na naman yan. Pero kay Jesus, walang limit. Okay? Anyway, yun lang gusto kong point sa rest, no? And the spirit of wisdom. So matalino to. Hindi lang understanding, wisdom. Pag wisdom, yun yung paano gagamitin yung knowledge. Spirit of knowledge. Mamaya, mag-focus tayo sa knowledge kasi millennium yan eh. The spirit of counsel. Ano yung counsel? Ganun din. Sino ba yung nagsasabi ano yung dapat mong gawin? Ay, magtanong tayo kaya, no? Kay Alex, magaling yan sa math eh, di ba? Doon ka magtatanong. O kaya naman si Brother Jace, ay, magaling to. Apat na anak nito. Marunong to sa buhay. Mga ganun ba? So, ganun pa rin. Talino pa rin, counsel. Ito yung binibigay mo sa ibang tao. Para siya yung makakitin. Ngayon, siya might. Hindi ko makalimutan yan sa Daniel eh. Paulit-ulit pa yan. Wisdom and might. Wisdom and might. Wisdom and might. Malakas ka pag matalino ka. Amen? Amen. Alam mo, sa kalong lugar eh. Iba kaya nakapahamak, di syunga-syunga kasi. Kahit minsan dating mapera, biglang mawawala. Wala eh. Kaya hindi ka malakas, di ba? So, yung katalinuhan po, wisdom, malakas siya. So, yun, nabanggit ko na, counsel and might, spirit of knowledge and the fear of the Lord. So, inuuna ko na yung kanina. So, ngayon, mamaya, at least alam na natin yan. Kasi magiging topic po natin na yun, millennium na naman, okay?
So, lang yung bilhin nyo. So, unahin ko lang ngayon. So, ito, meron na akong stylus. Alala ko rin for the end time. So, naghahanap ako ng mga feature kasi walang karamihan, mali. Nadodawin ko na lang ulit para sa inyo. Ano yung millennium na tinatawag? 1,000 years reign of Jesus, literal, sa mundo. So, si ngayon, si Jesus ay nasa langit. Ito na lang. Ba't pula to? Okay. Saan ang kulay ko? Anyway. Ito na lang. Ito yung timeline. Ito natin na. Ito yung... So, beyond this, eternity past na, eternity future. Okay? So, nauna, of course, Genesis, creation. Dito na yung tinatawag nating new heaven and new earth. Dito na yan. Forever na yan kasi. Dito po, yung malapit dito sa dulo, tinatawag tayong ganyan. 7 years. Divided by 2, 3.5. Ito po yung present day. Ito yung nadulo tuloy, no? Ito yung crucifixion. Okay, so ito yung namatay si Jesus. Umakit ulit. Ito sa approximately 0 AD. Okay, so mag-zoom natin dun, ha? Okay. Dot. Okay, so zoom natin doon. Dito si Jesus. Matay. Bakit sa langit. Ito, church age, sabi nila. Pero okay na rin yun. Church. So ngayon yan. So ang unang inaabangan na natin ngayon is yung tinatawag na 70th. Daniel 70th. Week 7 period yan, ha? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, ito na lang. So 3.5 sa bandang ito yung mga pre-trib, sabi nila before ng 7 years dating si Jesus. Mali yun, I believe dito yan sa gitna. So hindi tayo post, hindi tayo mid-trib, post-trib tayo kasi tribulation. Ito lang po yan, ha? Tribulation, ito, rat. Okay? So, yan. So, dito yung second coming and then rapture, isang araw lang po yan. Iba, nilalagay dito, eh. So, ito po yung mga medyo ma-action ang nangyayari sa end times. Nakasunod pa ba? So, again, ito yung highlight, si Jesus namatay, pero umakit siya sa langit. Pero pangako niya, babalik siya. Kailan siya babalik? Dito po yan sa in the middle of the Daniel 78th week. So, nakakasunod, ha? So, pangako niya, mangyayari yan. Pero pagkatapos, ano na mangyayari? So, dito sa period of wrath, paparusahan na yung mga paparusahan, pero hindi pa rin tapos. Umamatay na karamihan ng kalaban ng Diyos, pero yung ibang unsaved pa rin, papasok dito sa tinatawag ng ating millennium. 1,000 years reign of Christ. Okay? Maghahari siya, literal lang dito. So, ano mangyayari dito? Ito yung pag-usapan natin ngayon. Okay? Ano yung mga prinsip ang tawag dyan? Yung mga karakteristik dyan. So, dito nabanggit yung medyo mahaba-habang ano. Okay, tuloy natin. So, he shall make him, yung him yan, ha, si Jesus, of quick understanding in the fear of the Lord. Nakita niyo yung mga term, hindi po lahat yan, ano, importante po lahat yan, ha. May pangunawa ka kasi una, may takot ka sa Diyos. Totoo po yan. Kasi pag wala kang takot sa Diyos, itong pang mga, kahit yung mga sa school nyo, yung mga binabasa nyo, yung mga kesyo, nanggaling doon tayo sa unggoy. Umpisa pa lang, mali na agad eh. Tapos may big bang, walang Diyos, pwede ba yun? Kaya yung pangunawa nila, hindi lumalagpas sa tamang dapat ano, marating eh. So tayo, kaya yung pangunawa natin doon, una, may takot sa Diyos. Okay? He shall not judge after the sight of eyes. Ang ganda nito, ha? Pattern po sa atin to. Tayo minsan, nag-uusga tayo kung ano yung nakikita natin. Di ba ito? Mukhang
Walang pera to kasi nakita mo yung sapatos niya, sira-sira. Nakita mo ba yung forma ng mga ibang bilyonaryo? Do, kilala naman na sila, wala masabi sa kanila. Pero iba daw, gusto nila magmukhang mahirap. Iwan ko lang din. Minsan. But anyway, hindi ka pwede maghusga sa itsura lang. Amen, ito, maganda to, matalino siguro to. Ganun ba yun? Pag nagti-TikTok yan, bobo yan. Ngayon, nag-TikTok kayo ngayon, tagilan nyo na. Pag gano'n nakikita ko, ano kayang nasa na utak nito? Okay, so ito si Jesus daw, matalino, may takot sa Diyos, sa Panginoon. At ang isa sa ginagawa niya, hindi siya yun yung nag-uusga lang dahil nakita niya. Okay, ganun tayo dapat ha, alamin mo ng gusto. Neither reprove after the hearing of the... Ay, sabi niya, ganito yan eh. Kasi husgaan ka niya. Yung mga gano'n, minsan kahit sa tabaw, sa church, minsan gano'n, husgaan ka niya. Eh kung matalino yung tao, hindi agad may kinig yan. Eh, mag-iingat ka dyan, ganito yan. Ah, ganun ba? Pero pag matalino ka, hindi ka agad maniniwala. Kasi kung pareho mo lang sila ngayon mo lang nakilala, kung sino yung unang lumapit sa'yo, lamang na, gano'n. Ganyan ang style ng marami po. At yung iba talagang nagiging successful din naman. To some degree. Pero si Jesus, at tayo dapat, hindi tayo ganyan. But, anong kabaliktaran nun? But with righteousness. So that maintindihan nyo kung paano maging righteous, dapat tama ka lagi, hanggat maaari, hanggat kaya mo. Ngayon tayo dito perfecto eh. Kaya si Jesus, pag, kaya nga pag binabasa mo yung Bible, ginawa ni Jesus yun, sinabi ni Jesus yun, pinaniwala ni Jesus yun, pinapayag ni Jesus yun, yun yung totoo. Kaya dapat hindi yung mababaw yung tingin natin sa church. Ganyan po yan eh. Kaya ba mababaw yung tingin sa church, pag preaching, nang inaantok, hindi interesado, hindi naiintindihan, na importante pala yun. Napakahalaga nito. Okay, so anong gagawin ni Jesus? With righteousness, he shall judge the poor. So inuna po yung poor, kasi sa totoo lang naman talaga sa panahon natin, kawawa lagi, mahirap. At yung mga iba naman, kasi pag hindi naman natutuhan salita, mahirap ka na nga, hindi mo pa inalam, ano ba yung standing mo sa Diyos? Yun ang masaklap din. Kaya kahit mahirap ka ngayon, kilala mo ang Panginoon, alam mo yung standing mo sa Kanya, hindi rin ikaw yung tatadyak-tadyakan lang eh, ng mga tao. Di ba iba? Ganun eh. Kasi pag alam mo mayaman, kahit di kita kilala, kung saan mo nakuha yung pera mo, gagalangin kita. Ganun po ang kalakaran sa labas. Si Jesus, hindi ganun. Hindi rin tayo dapat ganun. Reprove with equity for the meek of the earth. So ano yung pareho niyan sa unang statement. Righteousness, equity. Yung magka, ano po yan? Kung sinabi, equity, equal. Hindi yung may pinapaligan no? Na mali naman yung tawag dito, yung pamantayan mo. So, dapat patas. Kaya nabanggit na yung kanina, poor, ngayon naman, meek, humble. Dahil karamihan nga naman ng mahirap, medyo hindi rin mayabang. Doon meron din. Pero, in general po kasi alam nila mahirap sila eh. Kaya mas masakit sa utak yung ano yung mahirap na mayabang pa yun. Ito ba to? Di natuto. Wala na nga, mayabang pa eh. Anyway, meron din gano'n. Pero in general po hindi gano'n. Okay, so again ha, ulitin ko. Magandang balita sana sa atin to. May mayaman ba dito? Kaya mga mayaman po, ayaw nyo kay Jesus sa totoo lang eh. Ginagamit lang nila yan. Alam nila yan, mayroong ano yan na kahit hindi na pag-uusapan, alam nila yung ginagamit lang nila si Jesus. Pag sobrang mayaman, walang pakialam sa Bible. Kaya ito yung maganda sa mga mahihirap, ibig sabihin, meron kang mas malapit ang Diyos sa iyo. Dapat, ha? Okay. Tuloy natin, he shall smite. Siya pa rin yung tinutukoy dyan, si Jesus. Ito yung kakaiba dito, ha? Alam yung smite? Kaya na, pinapanood ko na naman yung nag-usuntokan sa ano. Nasa feed ko, nag-usuntokan. Kasi ang sarap ng pakinggan, sarap din ano yun. Ano? Nakakawa, pero tinignan ko lang, kawawa eh. Si Jesus daw, pag siya ay nang hataw na, sabi dito, paano kayo, malakas siguro ito, no? Malakas talaga, pero ano yung gagamitan niya daw? He smite the earth with a rod. Anong klaseng rod kaya ito? Of his mouth. Sino masakit magsalita dito? Tingin ka sa ate mo.
So minsan lahat tayo masakit magsalita, pero dapat sakto lang din. Kasi si Jesus, kasi righteous eh, wala akong masabi sa kanya. Diba? Kaya sino yung iniiwasan yung madalas? Na tao, di ba? Yung alam mo, wala akong masabi. Tapos ito, pag nagsabi, maganda pa lang, pag wise hindi yan nagsasalita. Pero na, nag-o-observe yan. Ako, wala akong choice. Ako yung nagtuturo dito. Minsan, ganun din ako, tahimik lang ako eh. Naniwala ba kayo doon? Eh, kaso ako yung nagtuturo, alam ka naman di ako magsalita dito. So, pero ganun ang mga wise na kaganyan, nag-o-observe lang yan. So, pero nag-iingat yung mga tao sa kanya kasi alam niya, matalino to. Ngayon, si Jesus, hindi lang siya matalino, malakas. Alam natin yung salita niya. Ginawa niya nga yung mundo, salita lang eh. Isa pala yung gusto ko i-focus ngayon dito, ha, alam sa mga bago. Yung spirit, pag nakikinig yung spirit, hindi yan multo ha. Yan ay something na hindi nakikita, pero still, yan ay makapangyarihan, yan ay totoo. Okay? Yung ginagawa natin ngayon, puro words to, mga salita, di ba? Kaya may kapangyarihan yan. Lalo pag totoo nga. So, paparusa, parang paparusa, ano, hahatawin niya yung mundo sa pamamagitan niya kanyang bibig. Kaya ngayon, pag tinitingnan ko yung mga, kapasalamat ako, Baptist tayo, alam niyo yung mga iba religion, walang masabi yan eh. Kaya ang una, pag talagang alam mo yung salitaris, maaasar na lang sa iyo yan eh. Alam na alam mo yung pantira lagi eh. Kasi inaral mo. Iwas na iwas mo yan sa atin. Niwala ko yun. Ayan, marami pa tayong cover, kaya move on na tayo ha. Nasasabi dyan, si Jesus daw, gagamitin niya salita lang. Hindi lang yun. Matindi yung salita, lalo, eksakto. With the breath, so hindi pa kasama yung, hindi pa sapat yung mouth, pati breath of his lips. Ito talagang salita lang to, literal. Pero sabi dyan, he shall slay the wicked. So naalala ko yung, like, illustration ba sa soul winning, yung judge, di ba? Tsaka yung judge, ganun lang yun. Misa, matataba pa nga eh. Pero mga pangyari, pag sinabi niya, whoop! No, nandabutan niyo pa si Corona dati, yan ang sikat nung ano eh. Eh, judge din yun, pero nung siya ay pinagkaisahan, ha? Ano pala gawa doon? Napakulong din yun eh, no? So, hindi yung judge, nagsasalita lang yun, puro papel lang yun, puro salita lang yun. Pero, pag sinabi niyang, ipakulong yan, kulong yun. Yung mga polis, susunod lang naman yun eh. So, makapangyarihan ba yung salita? Pag tamang gamit. So, pwedeng makapatay yan. The righteous shall be the girdle of his loins and the fullness and faithfulness the girdle of his reins. So, again, parallel lang naman to. Righteousness, faithfulness, girdle, loins, reins. Yung reins po ay kidney daw yan. Yung loins, bewang. So, pati yung mga nasa... So, isabihin lang, maganda yung belt niya, kaso righteousness, tsaka faithfulness. Ngayon, yung nasa Galatians ba yun? The armor of God. Yung truth yun eh. No? Pero ganun din lang din yung isabihin nun. Dala-dala niya lagi yun. Tsaka sumusuporta sa kanya yung katotohanan. Ito naman, righteousness saka faithfulness. Ibig sabihin, kasama niya lagi yun. Yun lang ang sinasabi niya dito. Nakasunod pa ba kayo? Ito na po yung start dito from... Yan, from 7 to 10, 6 to 10, ito na ba yung tinatawag natin millennium. So, bakit natin nasabing millennium? Kasi po, magiging iba na to eh. Matakin natin ng konti ito sa ibang panahon, no? Pero, kahit tingnan nyo po, kanina tinitingnan ko kasi hindi ko mapasa dito eh. Yung, puro hayop po yung in-illustrate dito, no? So, sino dito gusto magkaroon ng alagang leon? Gusto mo ba yan? So, pero hindi siya yung lagi nag-ano. Tsaka inalaga kasi ng bata pa, kaya ano. Pero pag naloko rin yun, nagutom yun ng konti, kakainin ka nun, di ba? Kasi ganun yan, mga carnivore yan, matapang yan, may drive yan na kakain talaga ng tao. Okay? Lalo yung tiger. Mas matindi pala yung tiger, no? Killer talaga yun eh. Yung lion, mga ano rin yan. Ganun sabi dito, yung wolf shall dwell with the lamb. Again, yung wolf, lalo yung, di ba, sa kwento dito, pag mga lamb, mga nagpapasto lang, kalaban talaga niya, wolf. Pero itong time daw nito, yung wolf, parang ano niya, kapitbahay niya, o kaya minsan kasama niya sa bahay, dwell eh, with the lamb. Ano yung sabihin nun?
So hindi sila nag-aaway, hindi sila nagkakainan. Pwede ba 'yon? Sa ngayon hindi. Kasi nga balik tayo sa timeline natin. Nabanggit ko na rin din sa inyo dito, 'di ba, yung kaya yeah, ito 'tong ABC, 'no. So ito po Genesis A dito, then A ulit dito. Ito yung time period na kung saan napakaganda ng ano nila, 'di ba, sa A. Hindi sila nagtatrabaho, kumakain lang sila. Babalik po 'yan dito. Later. Magkakaroon ng masarap ng buhay. Hindi ka na, wala nang kasalanan, therefore wala na rin paghihirap. Pero itong millennium at saka yung panahon ni Noah, magka-parallel po yan sa B. Tayo ngayon, nasa C. Ito yung mahirap ng kalagayan natin sa C. So, dyan pa rin ang Panginoon, biyahe ang Panginoon. Pero, iba yung kalagayan po ng mismong mundo natin. Kasi alam nyo, may environment, ano yan eh, nag-reflect yan sa kung maayos ang iyong environment, maayos ang iyong buhay, di ba? Kaya iba, yung bahay nila, pinapaayos nila, ganyan, ganyan. Eh, lalo yung earth. Kaya ang Panginoon, gusto niyang mag-aayos tayo dito, kinukondisyon niya rin yung ating tirahan. Kaya ngayon, pag bumalik tayo sa, dito muna tayo sa B, kasi ito yung millennium, kaya mapapansinin mo, ano yung wolf? Hindi kinakain yung lamb kasi nga magbabago sila, babaguhin sila ng Diyos. Kaya tayo ayaw natin ng violence, di ba? Doon minsan pinapanood ko yun, nakakaawa naman to. Kasi ngayon yung panahon natin ganun, di ba? Sino yung nakikin, minsan papanood yan, paalala nyo kasi sa akin. Maganda yung pinapanood din lang natin minsan yun. Yung mga bata ayaw yun. Pero yun ang reality kasi, yung layo, pinapatay yung ano, kalabaw, di ba? Lahat siya pag inabutang anong gutom yung papatayin ka nun. So ayaw natin yun naturally kasi ba't ka magpapatayan, di ba? Ang dami naman pagkain. So ang maganda rito, babalik nga yung panahon na ganun. Ito na nga yun. So basahin natin isa-isa. So at least alam nyo na yung background. Kakaibang time to, millennium reign to. Magandang panahon, even mga mababangis na hayop, hindi na magiging mabangis. Ganun pa rin siguro yung tsura nila. Pero kakaiba na sila. Tingnan natin ha. So una, magka-siping. Basta, yung wolf, may wolf dito, may lamb, di nag-aaway, di nagkakainan. And the leopard, alam niyo yung leopard. So ganun din niya, mga parang wolf, mga parang big cat din niya, no? Mga lion, tiger yan. Shall lie down with the kid. Ano yung kid? Yung goat, di ba? Yung goat natin, pray natin doon, di ba? Inaaway ng aso. Nakuloko talaga yung mga ano. Kasi ganun yan. Ganun yung mga hayop eh. And the calf, yung calf is yung baby na cow. And the young lion and the fatling together. Ano yung fatling? Kung ano man yung pinatabang, baka or what, magkasama ng lion, sabihin talaga hindi nagkakainan. And the little child shall lead them. Pati tao pa, imagine mo si Shana, kaya inaano ko yun sa mga kambing minsan. Hindi nila alam yan eh. Pwede pa naman sa nakakatawang tingnan, di ba? Inayakap yung kambing. Eh kung leon. Siya na, inayakap yung leon. Si Ryzen, sinasakyan yung ano, tiger, no? So, saya naman talaga kasi lahat siya likha ng Diyos. Eh. Pero hindi ngayon muna, ha? May papasok sa zoo. Pero yung pangarap natin niya, mangyayari po yan. Ano pa? And the cow and the bear shall feed. So again, yung bear, kahit hindi po yan teddy bear. Parang kala mo cute-cute. Yung bear na totoo dyan, mapatay din yun. Hindi nyo alam, ha? And the lion shall eat stone. Ito na yung dahilan, no? Ito yung ano. Yung lion daw, kaya hindi niya kakainin yung mga kapwa niya hayop. Kasi ang kakainin niya na lang, straw. Ito yung mga damo. Nakikinig ba kayo? Anong klaseng kain yun? Hindi naman siguro ano yung kain talaga. Hindi, sabi, katulad ng ox. O ano ba yung ox? Ganun din, mga cow. Eh, paano ba kumain ng cow? Nakita nyo? Alahala, di ba? Ganun, damo, kinakain. Ganun din yung lion. Imposible yun eh. Maraming imposible para sa'yo sa Bible. Pero mangyayari yun. Ano pa? Hindi nyo nabasa dito. And the sucking child. So, maliit na maliit na bata, shall play on the hole of an asp. Ang sinabi asp. Ahas. And the wind child, medyo mas malaking bata to, shall put his hand
o nakakatrace. Then, mag sinabing kakatrace, ano din yan? Ahas din po yan. Okay? Ahas lang din yun. Pero ang alam ko, ang tawag dyan, yung ang karakteristik niya, pag sinabing kakatrace, masyadong makamandag. Yan. Yan na, kaya they shall not hurt. Yun ang mapansin mo ito pag binasa mo yung ilang verse na yon. Yung mga wild animal, hindi na wild. Shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Ano yung holy mountain? Madalas yung Jerusalem yan, kung saan siya nagahari. For the earth shall be full. Ito yan ha. Bakit nagkaganon? Bakit even yung mga wild animal, obviously lalo na yung mga tao. Amen? Amen. Yung nakakita kang tao dito, sinasapak yung ibang, ninanakawan, matutuwa ka ba? Sana hindi yan ha. Kaya wild yun ha, hindi nyo gagayain yun. Mga may nakakita ko yun, iba, pinagkakitaan pa yan. Iba, pinagmamalaki pa. Di ba? May nagsabi dito, pinakita. Ito nga pala yung ginawa ko, ginulpi ko yung ano. Pinakita pa. Tigas ng mukha naman. Ano. Hindi yun kalooban ng Diyos, di ba? At kaya nga, maganda dyan, talagang magiging mas maganda pa yon, even mga wild animals, hindi na, ano. Kaya, ibig sabihin, napagandang time at place ng mga yan. So, nakikita nyo na, yung time ng millennium. Dito yan. Di pa yun the best, ha, pero dito po yan sa dito yan, and then dito po yan. Okay? So, ito ang tanong nga, bakit? Ay, gusto ng Diyos, eh. Pero, isa sa mga sinasabi dito, bakit, again, yung mga tao, bakit yung iba, mga ibang kalalakihan, magkatingin na lang, gustong tuka na. Anong klase tao yung mga ganun? Sige nga, mga insecure, mga sobrang ano sa problemado, di ba? Kung ikaw, misa kahit yung sa amin, ang talaga may pinag-aralan, kahit nabanggaan yun, mag-uusap lang yun. Ay, insurance ka ba? Okay, sige. Ano? Wala na yun, nagkamali. Okay. Pag yung mga adukadong tao, ganun. Ba't kayo gusto, dinasaktan pa kayo. Di ba? So kasi daw, ito rin yung ating title, they shall not hurt nor destroy. Bakit? For the earth shall be full of the knowledge of the Lord. Ganun pala yun. Kaya sa church po, nakakabwisit pag ganun yung mga bagay, mga bagong member, siguro ganun, inggitin, gusto saktan yung kapatid, nainggit lang, ganyan, sa ibang paraan. Yung mga ganun kahit sa church eh. Gagantihan mo, pagalingan kayo, kasi hindi pa kayo spiritual. Pero habang napupuno kayo ng knowledge of the Lord, mayaman naman pala ang Diyos, ba't ako maingit sa Kanya? May rewarding din ang Diyos sa langit. Amen. Kung talaga nakikita mo, mandaraya ito, pero mayaman ngayon. Well, hindi ka man, may paglalagyan ka sa Diyos. Kasi naintindihan mo na eh. May knowledge of the Lord ka. So ganun po tayo dito, kaya hindi tayo naiingit dyan. Pinipris lang natin, hindi para siraan sila, kasi para maintindihan ng mga tao na huwag kayong maingit doon. Pag naintindihan mo daw ganun yun, sabi niyo, pag naintindihan niyo, punong-puno ka, alam mo ang mangyayari, kilala mo ang Diyos, alam mo ang paraan ng Diyos, alam mo yung gagawin niya in the future, even ngayon, walang, pati mga hayop, ang talino mga hayop nito, no? Kasi talagang umaapaw na nga yung knowledge ng Panginoon, parang balik tayo sa alagang ano daw, eh bakit yung mga inaalagaan nilang tiger, ba't hindi pumapatay na tayo, eh busog na busog na eh. Tsaka yung alam niya, nagpapakay sa kanya, tao, iba niya akin yung tao. Diba? Ito yung tao, mamaya, dadala na ako niya ng ganyang kalaking karne. Ba't ko pa siya kakainin? Hindi ko alam. Ganun po yung pangunawa, pag may pangunawa, blessing. Amen? Amen. Eh, 1,000 years yun, hindi yan napakaganda nun. Diba? Yung mga loko-loko, papatayin, ubos. Wala na tayong problema, sarap. Kaya doon sa ibang party naman ng Isaiah, ganun din, di ba? Kung tapos na natin yun, hindi pa. Basta ganun din. Pag ikaw yung nagtanim daw, ikaw yung aani. Ganun naman dapat, di ba? Eh sa atin, ganun ba? Minsan hindi, di ba? Naghirap ka, iba yung aani. Mga politiko, manluloko lang sila. Sa kanila na upunta bandang huli yung inflow ng pera. Bakit? Ganun sa panahon natin ngayon. Pero later,
Wala yan. Okay, tuloy natin. And in that day, there shall be a root of Jesse, ulit na naman, no? Which shall stand for an ensign of the people. Kung sinabi pong ensign, yan lang po ay parang sagisag, no? Pwedeng flag, pwedeng, yun yun. Symbol. So, yan ay, pag may symbol po, kaya kahit dati, kahit ngayon, yung mga brand, inaano na yan. Kasi pag sinabing, ano magandang brand, Samsung, naku, tibay niyan. Alam mo agad, sa brand lang eh. Sa tao naman, ganun yan. Ano kasi, dati, mabida yung Amerika eh. Pag nakita mo yung flag ng Amerika niyan, naku, matibay yan. Matalino yan, mga ganyan, di ba? Sana hanggang ngayon. So, ganun po yan. So, pero ang ensign dito daw, sino? Si Jesus. Di ba? Parang, nga, panood ko kasi yung mga pelikula dati, ganyan. May mga minsan, may mga grupo na parang matino ba? Tapos yung pinagtatanggol nila yung mga, ano, mga walang kakayanan. So pag nakita, may plug doon, ay ito yung grupo ng mga matitinong tao to, pwede tayo lumapit. Ganun po yan eh. Kaya nilalagay po yung mga ganun. Kaya dito naman sa atin, yung embahada ng ano, ayaw gawin yung Pilipinas kasi hindi na tumutulong yan eh. Kunwari nilang matino yung Pilipinas, nasa Saudi ka. Diba? So wala kang magagawa doon, batas nila yung ano doon. Pero pag nakita mo embahada ng Pilipinas, assume natin na maayos sila, pag pumunta ka doon, poprotektahan ka doon. So, ganito yung inuhalin tulad kay Jesus. Kasi kahit dito, kunwari, ang gulo na, ang gulo-gulo, ay kanya-kanyang paniniwala. Pero pag nakita mo may glimmer of hope, kunwari, may nagtuturo ng tama doon, doon ka lalapit. Diba? Kaya tayo dito, mga bata, saan kayo maglalagi? Kung hinahangam nyo katawiran ng Diyos, katotohanan ng Diyos, saan kayo lagi? At least, di ba? Sa church kayo lagi kasi bukod sa mga kaibigan nyo dito, yung magpapayo sa inyo, yung inaaral natin, puro may kinalaman kay Jesus. O saan ka pa? Doon ka pa sa Catholic, for example, okay lang ako dito, baka hindi ka ligtas. Di ba? Babalik ka doon, ewan ko sa'yo. So, ginoon ko pala kayo si Jesus dito na siya yung lalapitan even ng mga Gentiles. Ito, interesting po ito kasi dati, nung panahon nila, yung mga ano nga, masyadong pagmalaki itong mga Hudyo, lahi Hudyo, Hudyo, yan, yung pinakamagaling. Kahit ngayon po, iba kayo, sinasakyan ng mga Kristiyano yan. Kaya huwag kayong, yan, sa Facebook ha, nandiyan yung propaganda ng mga yan. Baka yung mga, ako, hindi ako nagaganon. I stand with Israel, yung mga ganon, ako, naloko na yun. Mga Baptist pa yung iba dyan. Ito interesting, no? Bakit binanggit yung Gentiles? Yung Gentiles daw, hahanapin nila si Jesus. Kasi kahit mga Gentiles, hindi natutuhan dati, alam nila, nare-recognize nila yung katotohanan. Okay, so ganun yun. And this rest shall be glorious. You know, maganda yun. Millennium pa rin yun. Ibig sabihin ng rest, isa sa mga tinutukoy sa Hebrews, di ba? Kaligtasan po yun. Kaya pa ikaw, ligtas ka, pa, ano yung loob mo, hindi ka yung parang mauubusan ng ewan. Diba? Pag ligtas ka, alam mo, anytime mamatay ka sa langit ka, takot ka ba? Insecure ka ba? Pag, hindi. Para ka nagpapahinga lang. Diba? Ay, gagalitin ko nga ito para asarin ko nga ito. Okay lang, si bahala ka dyan. Hindi ka, para ka lang nagpapahinga. Yung rest niya is glorious. Pwede rin lang sabihin dito sa Bible kasi, yung alam niyo yung mga kingdom nga nila, and the kingdom had rest sa pamumuno ni Haring Ganyan. Ano yung sabihin nyo? Walang gera. Amen? Kapayapaan po yun. So, ganun niya. Bukod sa kaligtasan, yung pamunuan, may peace and order, maganda po yan. Okay? Ang gusto natin. And then, siya ay glorious daw. Tuloy natin. It shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand against the second time to recover the remnant of his people which shall be left from Assyria. So ito na, from 11 hanggang 16, ito yung malilito na may iba kapag hindi mo nakuha yung buong picture ng Bible. Kasi babalik siya dito sa idea, again, nasa panahon ni Isaiah, nasakop na po yung ano niyan. Andun na siya, nasakop na Israel. Medyo nasakop na, hindi pa.
Ibig sabihin, halos paubos na. Okay? So, kasi naunang nasakop yung Israel. Israel, yung dating Israel, nahati. Si Isaiah ay prophet from Uzziah. Balikan natin sa chapter 1. Ahaz hanggang Hezekiah. Buhay pa ba kayo? Amen. Yan. So, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah. Yan, magkakasunod po yan eh. So, ang tagal ng buhay niya, no? So, yun, kaya, isa sa mga, tawag dito, hindi mo maisisi yung mga sa panahon pala ni Isaiah, at ang iniisip talagang Ephraim nito, yung talagang Ephraim, kaso nga, na nasakop na yung, in-scatter na po sila, yung tribe nila. Alam nyo yung scatter, parang ngayon sa Israel, tsaka sa Ukraine, di ba? Dobe, nagliparan na po yung mga yun, manatakot na eh. Paano pa nila malalaman at galing sila dati? Doon sa panahon natin ngayon, madali na eh. Pero still, pag nagkalat-kalat na yan, pag di na bumalik yung iba, wala na silang identity. Ganyan na nangyari sa Israel. Kabisado niyo pa ba yung 10 tribes? Ephraim, Manasseh, lahat na nagan, Naphtali, Asher, Reuben, Simeon, Gad. Wala na yun, nawala na yun. So bakit tinutukoy ngayon dito, darating ang Panginoon, ililigtas daw sila, ibabalik sila hanggang matapos tayo dyan, ibabalik yun. So sino kaya yun? Sabihin ko na lang sa inyo kasi time na, 8 minutes tayo. Darating na yung pagpanahon na to, hindi na sila magkakaingitan kasi po nung panahon na to, nagpapatayan yung mga hari dyan. Magkagalit sila. Kahit dati sila magkakapatid, nasira yung relationship, nagiingitan, kaya naglalaban po yung mga yan. So, pero yung panahon daw na yun, hindi na mangyayari yun. Okay? They shall fly upon the shoulders of the Philistines. So, ito mga contemporary nila to, mga kalaban nila. Ngayon, wala na po yan. So, obviously, iba na tong interpretation dapat natin dito. So, yun. So, matatalo daw nila yung kalaban. Ano pa? Edom and Moab, wala na rin ngayon yan. Ammon, wala na yan. So, sino yung tinutukoy nila masasakop dito ng Judah? Hindi na po yan yun. The Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea. And with his mighty wind shall he shake his hand over the river and shall smite it in seven streams and make men go over dry shod. So, isabihin, ganun din. Parang sasakupin ng people of God, Israel or Judah. Hindi na mangyayari ngayon yan kasi doon ngayon kasi ginagawa nilang ito para magkakalaban yung Israel tsaka Egypt hanggang sa ngayon. Pero hindi na sila ngayon people of God yan eh. So irrelevant na yan. So tapusin ko lang muna and then explain ko ulit ha. And there shall be an highway. Alam nyo ba yung highway? Uso ngayon yan sa atin dito eh. Pero binanggit dito, for the remnant of his people, yung mga natira, which shall be left from Assyria. Kasi nung panahon na to, yung Babylon, nagpumapalakas, lumalakas pa lang, hindi pa nasasakop ngayon Judah. Kaya ang pinakakalaban dito, Assyria. Alam nila, nung panahon na to, nasakop na nga yung Israel, yung Ephraim. Yung iba doon ay namatay, marami namatay, iba ay pinatapon ko saan-saan lugar. Kaya ang tinutukoy niya dito, literal mo na, ibig sabihin, babalik daw. Pag sinabing highway, ito nga, like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt. Nakita niyo ba yung naalala niyo kwento na yon? Talaga naglakbay sila from Egypt to Israel sa sila dadaan. Eh syempre, hindi naman pwede sagasaan yung mga ano doon. Ibig sabihin, gagawa ang Diyos lang talagang diretsyong daan na hindi sila mahihirapan from here to here. Alala? Kaya ganyan po kahit yung highway, pag sinang highway, malaking kalsada yan. Para yung mga pupunta from here to there, hindi mahihirapan, walang mga tricycle, walang mga lalakad-lakad doon, highway. Ano interpretation ngayon yan? Kailan mangyayari yan? Na yung mga people of God babalik, may highway, babalik sila sa Diyos, magkakasama-sama sila ulit. Kailan mangyayari yan? Itong mga, wala na po yan, mga amo na yan, wala na ngayon yan, Edom.
Okay, so nasabi ko naman dati ito, no? So yung mga remnant of mga righteous remnant ng Israel, mga Kristiyano na po yun. Nangyari na po yun eh. Bumalik na po sila sa nasakop ito. Yung Juda ang medyo natira. Punta sa Babylon yung iba. Iba na natili. Pero karamihan na Babylon. Bumalik po yan sa Israel. Isa yun. Isa yung first phase niyan. Pero inalis na naman sila ng Diyos doon. O, sa sino na yung people of God ngayon? Sabi sa Bible, ang people of God, yung mga nananampalataya kay Jesus. Basahin natin. Ibasa, ready, go. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. So yung tinutukoy dyan, mga Kristiyano, na pag naligtas ka, nasa kadiliman ka ngayon, nakakilala sa Panginoon, kilala mo Jesus, siya yung light, di ba? He was that, was the true light that lighted every man that came into the world. Eh sabi dito, hindi. Ano naman yan eh. Yung mga Hudyo tinutukoy dyan. Yan ang laging ano nila dyan. Kasi nga ito daw sa chapter 1. Oh, the strangers scattered eh. Alam mo ba nagkaroon ng diaspora? Yan yung mga aral dyan eh. Totoo naman yun. Kaso, nagkalat nga sila pero hindi na sila bumalik. Tsaka yung physical yun, sino ba yung mga strangers na nagkalat sa mga lugar na to? Sino ba yan? Sino ba yung elect? Hindi mga ligtas. Kaya tsaka lalo mas magandang ano dyan sa 10, sabi dyan, 2:10, which in time past were not a people. Itong mga klase ng tao daw to, dati hindi sila grupo. Paano sabihin Hudyo yan, eh, matagal na silang grupo, di ba? From the time of Abraham, Hebrews ang tawag sa kanila, and then of course Israel, matagal na silang people eh. Ito daw sabi, itong tinutukoy kong tao, hindi sila dati grupo. O sino yun? But now are the people of God. Dati hindi sila people of God, hindi sila nga grupo. Naging people of God sila. Sino yun? Sila yung kinaawaan. Sino yung mga Kristiyano po yan? Okay. Binisan ko na lang. Kaya mga Kristiyano, pabalik tayo dito again. Yung tinutukoy dito, yung mga last verses dito, yes, binabanggit dyan yung mga parang Israel yan, totoo naman, kaso in-interpret na yan sa New Testament ang talagang people of God na, mga Kristiyano na, mananampalataya kay Jesus. Amen? So may silbita, kaya pwede natin pag-aralan to, mayroon itong saysay sa atin, hindi yung sinasabi na iba, mga Hudyo lang yan, kaysa sila yung ano, wala tayong pakialam dyan, huwag nang basahin yan, huwag nang aralin yan. Kasi nga, mga Judaizer rin, ayaw nilang aralin natin ito. Ngayon, pag tayo mga Kristiyano tayo, lalong inaaral natin ito, lalong nakikita mo gano'ng kalapit at gano'ng kalinaw na sa atin yan. Amen. Ginawa yan ng Panginoon para sa atin. Yung mga kalaban daw natin dito, tinahalin tulad dyan sa mga kalaban natin ngayon. Sino yung malalakas na kalaban nila dati? Yan, mga Moabay, kasi nandiyan sa paligid nila yan eh. Ngayon, ano yung kalaban natin? Di mga post teacher. Diba, may Katoliko dito, may ano dito. Nagkukunwari Kristiyano rin sila. Ang hirap niya, paano matatalunin yan? Spirit of God, knowledge of the Lord. Yun ang pag-asa natin dito. Basta na ito, laki niya mga yan eh. Oh, lalaki, may Koreano pa dyan. Wala na, wala akong pera. Basta, kaso may knowledge up ako eh. Papaalam ko to sa tao. Pag natuto itong mga tao, alam nilang mali yun, o parang nasakop na rin natin yun. Parang ganun, talo rin yun eh. Pag nalaman ng mga tao na mga hindi ligtas yan, hindi yan people of God, even yung mga Hudyo, ang totoong people of God, mananampalataya. Okay, nasa mo yung verse 6, yan. Ah, sorry. Ito, yung... Yan. So, yung resulta pala, pag yung maraming nakakilala sa Diyos, okay, kaya yung mga kamag-anak natin, lagi sinasabi, share natin yan, ngayon, ganyan yan. Yung komunidad nyo. So again, natin pwede pilitin, pero unti-unti lang. Hindi naman natin pipilitin yung ayaw. Ayaw din natin mamilit ng ayaw. Pero pagkusa lang, pag nakita nila yung ayos na itong pamilya na ito, kasi totoong Diyos pala yung sinasamba nila eh. Ganun pala yun. Gusto ko rin yan. Tapos dadami yan. Kaya ngayon, ang labanan ngayon, ginagaya naman tayo. But still, sige, okay, gayahin na tayo, di ba? Kung gayang-gaya talaga, di okay na rin. Di ba? Pero hindi magagaya yan eh.
hindi sila papayagan ng leader nila eh. Gusto ba ng leader nila maraming maligtas? Siyempre, hindi. So, kahit saan ka pa lumagay, blessing na ikaw ay pinili ng Panginoon. Okay? So, ano mo gusto sabihin doon? So, yun, ang application sa ating ngayon. Kung ganun yung knowledge of the Lord, Spirit of God, anong gagawin natin? Pakinabang nun talagang ano eh, no? Universal, pati hayop. Hindi nun siguro tinuruan yung hayop, pero kasi nga, miracle yun sa Diyos eh. At kahit sa mga tao na dating loko-loko, tinuruan mo yan, natuto yan, nalaman nila yung dapat nila malaman. Tinuro pala yan. Anong gagawin natin ngayon? Simulan mo sarili mo. Diba yun, nakita, basta may nakita ako dito, umalis nga dito eh. Pinili yung boyfriend, bahala siya doon. Magkakalaman tayo ilang years from now, sino masaya? Oh, nakita ko rin, sige, galing ako doon sa church eh. Oh. At nakita ko paano din ni pastor yan. Sino yung masaya ngayon? Naglilingkod sa Diyos o yung di mo na makita, nahihiya sa kanilang pinaggagawa sa buhay? Sinong pipiliin mo doon? Sige nga. Hindi masaya yung ganung ano, nagrebelde ka. Mababalik. Nasaan na ba kasi ano? Ayun, wala na. Anong ginagawa? Ewan ko. Hindi positive yun. Ang mga blessing doon yung ngayon, pag pumunta kami doon, andito pa rin si kapatid na ganyan, salamat, nagpapatuloy. Hindi kasi naiintindihan ng iba yung mga karnal yun eh. Kaya nabibless doon yun, alam din salita ng Diyos, tapos nakikita nagpapatuloy yung iba. Ayan, sana magkita-kita tayo dito hanggang, sama-sama tayo hanggang sa finals. Amen? Magkakasama tayo, si Pastor Lolo, Pastor Nice. Nandito pa rin si Prince, nandito pa rin si Mike, si Sandra, si... Sino malit dyan? Si Richie. Nandito pa rin, amen? Amen! At lalo lumalago yung gawain. Kasi puro knowledge of the Lord, yung Spirit of the Lord, yun ang naunguna sa atin eh. Kung unawa ka, may wisdom ka, maayos yung buhay mo. Di ba nga ano, napakayaman eh, amen? Di ba mga Kristiyano, pinipeki rin yan eh. Hindi tayo ganoon ha. Yung masabi lang na mayaman, pinagpala. Di ba pala yung ginagawa, no? Networking pala, aksi pala, hindi tayo ganoon, amen? Okay. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray. Kayo po, ay aming desire namin po yung inyong knowledge na nakita namin dito. Grabe yung impact, Panginoon, even sa mga hayop na nakita namin dito. Lalo na sa tao na may pangunawa dapat po kami. Pag inyo palang pangunawa ay maraming nakasampung Panginoon, nakaunawa, mapayapa, at maayos ang lipunan. Relate namin sa inyong spirito Panginoon na sa inyo Panginoon. Of course, i-desire namin kayo, mga judgment niya Panginoon. Alamin din namin kung bakit kayo ginagawa ito, ito yung hindi niya ginagawa, bakit. At ano yung kaparaanan niyo Panginoon, nawa Panginoon, na maging matalino ang bawat isa. Medyo nabawasan ko rin dito, but I pray. Ito po'y para sa mas nakakabuti rin, kaalaman, sino yung talagang gusto sa inyo. Yung iba, nakikisumasakay lang. Yung iba, hindi seryoso, Panginoon. Nawa. Kasi yung mga bago, Panginoon, piliin nila ang inyong katuwiran. Sa mga ganitong pagkakataon, kahit napakahaba ng preaching, ito po'y sulit dahil ito po'y dito niyo kami tinuturuan. Wala namang ibang paraan para matututo. So I pray na nabataan man, Panginoon, mga adult, ninaaral namin dito, pagpalaan yung bawat isa. Talinuhin, tulungan, magkabayan, Panginoon. Lahat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.